Magandang araw. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating kwentong may pamagat na Sweet Little Things, a Kelleg Story. Ikalimang episode na po tayo sa kwentong ito. Sa mga bago pa lamang po dyan, pakiclick lamang po ang subscribe para masubaybayan ninyo ang ating kwento. O kaya maaari nyong balikan ang episode 1 para nga mabuo ninyo ang kwento. Ang kwentong may kilig. So, Sweet Little Things, a Kelleg Story, episode 5. Hindi na po natin patatagalin pa. Uumpisa na natin ang ating kwento. Samantala, si Ulysses ay humiling kay Rod na puntahan nila si Swisher sa kanilang tahanan kung alam ba nito ang kinaroroonan nito. Ay, sa kabilang barangay pa tayo mapapadpad, bro. Sagot ni Rod sa kahilingan ni Ulysses. Sige, hindi na bale na lang, bro. Pabalik ni Ulysses. Hay, buti naman. Nakahingang maluwag si Rod sa pag-atras sa hiling nito. Hindi na baling na sa kabilang barangay, malapit lang naman. Patuloy ni Ulysses na nakapagsiphayo sa kaluuban ni Rod. Dapat lang na makapunta tayo dahil nanalo din naman sila. Patuloy nitong paliwanag sa kaibigang si Rod. Ano pa nga ba, edi natuloy sila sa kahilingan ni Ulysses at ang saklak pa nito, linakad lamang ng dalawa ang papunta sa bahay ni na Swizzle na nasa kabilang barangay pa. Dahil nga sa kaunti lamang ang dumang tricycle sa kinaroroonan. Sa tahanan ni na Swizzle, ate, may bisita ka yata. Mukhang may tao sa gate. Tignan mo sa labas. Ika ni Sarah na nakababatang kapatid ni Swizzle. Ano yon? Ano kailangan nyo? Ang sumalubong na tanong ni Nanay Telma sa dalawang binata. Dito po ba nakatira si Swizzle, ma'am? Tanong ni Ulysses sa Nanay Telma ni na Swizzle. Tita, mga kaibigan po namin ang mga iyan. Sa eksaktong pagdating din ni Tricia na bibisita kay Swizzle. Ah, ganun ba? E di pasok muna kayo at nasa loob lang si Sweet. Sabi ni Nanay Telma. Paano kayo napadpad dito? Tanong ni Tricia sa dalawa. Para ba ipamuka sa amin ang pagkatalo sa girlfriend mo, Ulysses? Pagsusungit ni Tricia sa dalawa. Habang papasok at inuulan sina Ulysses at Ruth ni Tricia sa kabubunganga, napansin ni Ulysses ang malagong mga halaman sa loob ng bakuran ni na Swizzle. Nakita pa niya ang kanyang paso na marami at ng bulaklak ang bigay niyang mga halaman. Hoy Ulysses, kahit ayaw ko sana pero pumasok muna kayo. Pagtataray ni Tricia sa dalawa. Di nyo pa sinasagot ang tanong ko kung ano ang sadya nyo rito. Nakakalimutan nyo yata na ako ang dahilan kung bakit pinapasok kayo ni Aling Telma. Dugtong pa ni Tricia. Hindi Tricia, nandito kami para batiin kayo sa ginawa ninyong proyekto sa nakaraang Science Expo Competition. Ang galing nyo pala. Papuri ni Ulysses sa proyekto nga nila. At saka, correction, FYI, hindi ko nga pala girlfriend si Rina. Nagpatulong lang kasi siya, kaya ayun, tumulong lang naman. Pagpapaliwanag ni Ulysses
kay Trisha. Anong ibig mong sabihin na minamaliit mo kakayanan namin? Na sa palagay mo di kami makakagawa ng proyekto? Patuloy na pag-aangas ni Trisha sa binata. Ito, meriendo nga muna kayo. Alok ni Cecil na galing sa tindahan nila. Pagpasensya nyo na at ito na lang ang pagdiriwang namin sa pinanalunan namin. Akong baba ni Swizzle. Nag-abala ka pa, Swiss? Tugon ni Ulysses. Anong Swiss? Inis na singit ni Trisha sa narinig. Sweet, pag-aayos ni Ulysses sa sinabi. Dalawa lang ang dahilan upang tanggihan ang alok mong merienda. Sabay siko ni Rod kay Ulysses na pagod sa paglalakad papunta rito kina Swizzle. Busog na ako nang makita ka. Ito nga, napawi ang pagod ng mapunan ng kagalakan mula nang maaninag ang iyong mga ngiti. Pagpapatuloy ni Ulysses. Hoy, bulero. Pakikialam na naman ni Trisha. Tigilan mo si Swizzle sa kabaduyan mo. Di na uso ang ganyan. Bulok na. Ano pa yung isang ipagpapaumanhin mo? Patuloy ni Trisha na nakaabang sa sagot. Pasensya na at pinagdugtong ko na ang pangalan natin nang tinawag kitang Swiss kanina, Sweet. Sweet at Ulysses kasi yun, pasimpleng biro ni Ulysses. Kung batukan na kaya kita, galit na may birong pananakot din ni Trisha kay Ulysses. Ano ba yan, Ulysses? Sumagot na nga si Swizzle. Eto, merienda muna kayo, baka magkagulo pa rito. Hay, buti naman. Sabi ni Rod na siya yatang parang nabunutan ng buto sa lalamunan dahil nga sa pagod nitong naglakad na muntik pang matutuyuan ata ang lalamunan sa pagtanggi ni Ulysses sa merienda kanina. Inabutan ng takip silim ang pagbisita ni na Ulysses at Rod, pati na rin ni Tisha sa bahay ni na Swizzle. Napag-usapan nila ang mga pinagdaan ng pagbuo nga ng proyektong isinali nila sa patimpalak. Naisali na rin ang pagpansin ni Ulysses sa mga pinalagong halamang bulaklak na ibinigay niya rito kay Swizzle. Pati na ang pagtulong dati ni Ulysses sa motorsiklo ng tatay nito sa munisipyo at ang mga kwentong ensayo nila sa basketball sa paghanda sa pagdating na ng intramural, intercollegiate at regional tournament. Panghuli na paksa nila ang tungkol nga kay Krina na halos si Ulysses pala ang nag-effort sa proyekto nito at halos gastos na lamang ang naiambag ni Rina. Gayunpaman, ayaw sana pag-usapan ng mga babae ang tungkol sa babaeng si Rina. Subalit, wala na rin magagawa dahil dumidilim na nga ang langit na dapat ay umuwi na rin sila. Sige na, mauna na kayong umuwi. Parang pagtaboy ni Trisha sa dalawa at parang maglalakad na naman kayo. Napansin nga ng dalawang binata ang ginugol nilang oras sa pagbisita na iyon. Masaya para kay Ulysses na kakwentuhan ang hinahangaan na niyang si Swizzle. Ma'am, alis na po kami. Salamat po. Paalam ni Ulysses sa nanay Thelma ni Swizzle. Sige, ingat kayo. Pabalik na tugon ni Aling Thelma. Biglang dumating ang tatay ni Troy na si Tatay Troy ni Swizzle. Nagpang-abot nga sila ni Ulysses pero inanyaya pa nito na bumalik na lang sa ibang araw. Napaka
Masaya ni Cecil sa pagbisita ni Ulysses sa sandaling iyon. Alam niya sa sarili na umiibig na ito sa lalaki, pero nangunguna at nangingibabaw pa rin ang kanyang pagpupusig sa pag-aaral. Kunya sa sarili na kapag nakapag-antay si Ulysses, natapusin muna lahat ni Cecil ang kanyang mga dapat atupagin sa buhay, ay saka na lamang siguro ito tuluyang papasok sa buhay, pag-ibig. Sa kabilang banda, namin na lahat ni Ulysses ang paghanga nito kay Cecil sa kaibigang si Rod. Iyong napansin nitong mga katangian sa una nilang pagkakakilala ay mas lalo pang lumala ang pagtingin niya rito. Paano si Rina? Panggising na lumutang sa isipan ni Ulysses. Hayaan mo na muna yun. Malayo ang pagkakaiba nila, bro. Sagot ni Ulysses. Lumipas ang ilang mga buwan, nagbago na ang setup ni na Ulysses at Rina. Dahil na nga sa paghingi ng paumanhin ng Kuya Rigor ni Rina kay Ulysses. Subalit patuloy pa rin ang pagpapatulong ni Rina kay Ulysses. Kahit bilang magkaibigan na lamang ang turi sa isa't isa. Para kay Ulysses ay paggalang na lang kay Rigor na captain ball nila sa basketball varsity. Ang nailaang tulong lang naman ni Ulysses kay Rina ay yung mga school projects nito. Course requirements, assignments, researches, at iba pa. Kumbaga, halos si Ulysses na yata ang gumagawang makapasa si Rina sa mga asignatura nito. Taliwas sa pagpupursige ni Cecil at Trisha na tila nakalimutan nga ang mga kaibigan sa pagkakatutok at pagpupursige sa pag-aaral. Dumating ang araw ng mga liga na nakakalendaryo. Minsan ginanap ang isang napakahalagang laro sa koleyo dahil magbibigay ito ng karapatan sa mananalong kupunan na tumungtong sa finals at makilahok para sa Regional Athletic Association. Semifinals na kumbaga. Dumalo naman sina Swissel at Asia upang manood ng laro. Subalit may masamang balita. Nang makita nila si Rod ay mag-isa itong nasa warm-up. Takang-taka sila kung nasaan si Ulysses. At ayun, huling pumasok sa court na tila may kasamang babae, si Rina. Pumingan ang dibdib ni Cecil sa nakita. Bagamat, tinapos naman nila ang panonood ng laro. Pero di gaanong masaya ang dalawa kahit pananalo ang kupunan ng kolehiyo. At tutungtong sila sa finals. Sa mga nakapaligid sa kanila, puring-puri nila ang laro ng baguhang si Ulysses na talaga namang inalalayan ng husto si Rigor upang makapesto ng maayos at magtala ito ng napakalaking puntos sa pamamagitan na rin ng pagtutulungan ni na Ulysses at Rod bilang support player kay Rigor. Iyon ang sabi-sabi sa naririnig ng dalawang dalaga sa palibot ng puok na pinaglaruan. Sumaklap pa ang pangyayari nang pauwi na sila. Nakita pa rin nilang nakadikit si Rina kay Ulysses na tila magkasintahan ang kanilang galawan. Para kay Cecil, iyon na ang kanyang unang kabiguan sa pag-ibig kahit pa na hindi naman nila sila naging dalawa ni Ulysses. Tingin nga ng papel, sabi ni Trisha kay Cecil. Bakit yung papel aanhin mo? Taka naman ni Cecil. Ay, sorry, ano nga pala ang papel ko sa buhay mo para masaktan ako ng ganito? Sagot ni Trisha kay Cecil. Ay, nangaasar ka kung ganun, di ba? Pagkakuha ni Cecil sa ipinapahiwatig ni
Trisha. Nagdaan pang ang ilang linggo, balitang nagkampyon ang kuponan ng paralan nila. Pero tila wala iyon para kina Swizzle at Trisha dahil mas napagtuunan nila ng pansin ang pag-aaral. Aral dito, aral doon, aral kung saan-saan. Pansin nga nila na nakabuti pa yata ang pag-aaral nila nung pagkasawing hilaw ni Swizzle. Sawing hilaw dahil di naman naging sila ni Ulysses. Buti na lang ay may pagkakulit ang mga kapatid ni Swizzle na nakatulong ibaling ang kanyang atensyon na kunwaring sugat ang puso nito o di kaya sabihin na nating kalungkutan na lamang. Sa kabilang banda, ganun pa rin ang pagtulong ni Ulysses sa pag-aaral ni Rina. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ulysses ay nakipagbalikan na si Rina sa dati nitong kasintahan na namataan pa nilang nambugbog sa kanya. Hindi na masyadong makalaan ng panahon si Rina sa pag-aaral nito at tila ay pinapaasa na halos lahat kay Ulysses ang mga proyekto at iba pang mga takdang gawain nito. Dahil dito ay parang partida pa kay Ulysses ang mga ipinapagawa ni Rina dahil nasa kalagitnaan sila ng ensayo para sa regional tournament bukod din sa sariling pag-aral ni Ulysses. Isang araw kinumpronta na ni Ulysses si Rina sa palala na ng palala at padami na ng padami ang ipinapagawa nito na ayon naman sa pagkakaalam ni Ulysses ay kahit tila madadaling mga tanong na lamang ay ipinapagawa pa nito sa kanya. Okay, sige, last na ito, hiling ni Rina. Kahit magkalimutan na tayo pagkatapos nito, dagdag pa nito. Aba, matapang yata sa hamong limutan si Rina. Maari dahil sa nagkabalikan na nga sila ng nakaraang kasintahan nito. Huwag naman ganun. Ano ba kasi yun? O si isang tanong ni Ulysses sa babae. Action research sa mathematics, sambulat ni Rina. Kahit babayaran ko naman ang effort mo, matrabaho na kasi yun eh. Pagsusumamong pahabol pa nito. Hanggang dito na muna po ang ikalimang bahagi ng ating kwentong pampakilig. Susundan po natin ito kaagad. Pakiparamdam lang po para sa bidyong ito. Subaybayan po natin ang takbo ng kwentong ito na may pagpapahalaga sa tamang pagpapasya sa buhay, lalo na sa pagitan ng pag-ibig at pagkamit ng mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.